Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay mag-add at magsusubtract ng similar fractions. Pag sinabi nating similar fractions, ang denominator ng dalawang fractions o higit pa ay magkakaparehas lang. So sa case na to, ang denominator ay yung number na makikita natin sa baba. Obviously, parehas silang 5. Ibig sabihin, ang dalawang to ay similar fractions. Kung gano'n ang fractions na meron tayo, sa sagot natin, kukopihin lang din natin yung denominator nila. And then, kung ano yung nasa numerator, isolve lang natin gamit yung given operation. So, 3 plus 4 is 7. So, 7 over 5 ang sagot natin. Yun nga lang, kapag mas mataas ang numerator kumpara sa denominator, improper fraction ang tawag doon. At pwede nating baguhin yan gamit ang division. So, yung 7 na numerator, ilalagay lang natin sa loob ng ating division sign. At yung 5 naman ang ilalagay natin sa labas. So, 7 divided by 5 is 1. 1 times 5 is 5. 7 minus 5 is 2. Yung nakuha nating sagot dito ang magsisilbing whole number natin. Sagot naman sa ilalim ang ating numerator at ang 5 naman dito ang ating denominator. So sa final answer natin, ang sagot ay 1 and 2 fifth. Next example. So similar fractions na naman natin silang may tuturing. Bakit? Kasi parehas silang denominator. So ang gagawin lang natin, isulat ang common denominator nila which is 7. Ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung numerators at yung operation na meron, yun lang yung susundin natin. So sa case na to, 6 minus 2 is equals to 4. Ang 4 over 7 ay naka-lowest term na, so ito na ang ating final answer. Next, 6 and 1/3 plus 1/3. Kung papansin nyo, ito ay isang halimbawa ng mixed number. Pag sinabing mixed number, kombinasyon ng whole number at ng fraction. No? So dapat, kapag may nakita tayong ganyan, ang una natin gagawin, convert muna natin sila into improper fraction. At magagawa natin yan kung maglalagay tayo ng palatandaan ng times at plus. Times sa ilalim, plus sa taas. So 3 times 6 is 18 plus 1 is 19 over 3. Kopihin lang natin yung denominator nun. Plus 1/3. Okay, so alam na natin kung ano ang ginagawa kapag ang fraction ay similar. Kukopihin lang natin yung kanilang denominators. And then solve lang natin yung numerators. 19 plus 1 is equal to 20. So, mapapansin nyo, mas mataas na naman yung numerator kumpara sa denominator. So, ang tawag natin dyan ay improper fraction. Gawin natin siyang mixed. So, 20 divided by 3. Ilan bang 3 ang nasa 20? Yun yung dapat natin tinatanong sa sarili natin kapag nagdi-divide tayo. So, ang sagot ay 6. So, 6 times 3 is 18. Pag nag-subtract tayo, 20 minus 18, ang makukuha naman natin ay 2. Ngayon, katulad ng ginawa natin kanina, yung sagot sa taas, yun yung magsisilbing whole number, yung sagot sa baba ang numerator, at yung 3 dito ang magiging denominator natin. So, ang final answer natin ay 6 and 2/3. Last example. Kung gusto ninyo, pwede nyo i-pause yung video, tapos i-play nyo na lang ulit kung meron na kayong sagot para makapag-try kayo. Sagutan na natin. So, gaya ng ginawa natin kanina, para makapag-solve tayo, kailangan yung nakikita nating mixed number, gawin muna nating improper fraction. So, lagyan natin ang palatandaan na times at plus. 8 times 1 is 8. Plus 1 is 9 over 8. Kinopy lang natin yung denominator. Minus, yung sumunod na fraction, 3 over 8.
Ngayon, itong dalawang to ay similar fractions, so kukopihin lang natin yung over 8. At yung makanilang numerators ay solve lang natin. So, 9 minus 3 is 6. Ang 6 over 8 ay hindi naka-lowest term. Bakit? Kasi ang 6 at ang 8 ay parehas nating pwedeng i-divide gamit ang 2. So, kung i-divide natin yan, ang makukuha nating sagot ay itong 6 natin dito, divide natin by 2. So, ang makukuha nating sagot ay 6 divided by 2 is 3. Yung 8 naman nasa sa baba, i-divide natin din by 2. So, 8 divided by 2 is 4. So, ang final answer natin ay 3/4. Thank you for watching!